Yan, isang mapagpalang araw po ng Sabado, mga kapatid, mga ka-DM Pad. Yan. Thank you, Lord. Tayo pong muli ay magkakasama. Yay! Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Hallelujah. Lord. Blessed morning to each and everyone. Yan. Alam niyo po, napaka-sarap gumising sa bawat umaga, no? At alalahanin yung lahat po ng mga kaganapan kahapon na kung saan po ay nakita natin kung papaano po tayo itinatawid ng Lord sa bawat araw. Ano? Yung nararanasan po natin yung araw-araw na ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin. No, yung challenges na nangyari yesterday, no, binigyan po tayo ng katagumpayan ng Lord. And nandito po ulit tayo ngayon sa ika-404 na araw po ng gawain ng DM Pad. Yan, glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Grabe po, no? Grabe po ang kabutihan, no? God is good. Grabe, no? Hindi lamang po all the time. Grabe po, no? Ibang level po, no? Ang nararanasan natin na ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Yan, parang gusto ko na mag-testimony agad, eh, no? Praise God. Ang dami pong nangyayari, pero ang dami din pong mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ang Diyos. Ang ganda po ng mga pagpukalooban ng Lord talagang, sabi nga eh, the blessings of the Lord adds no sorrows on it, no? Mabilis na papangyarihin ng Panginoon ang lahat ng bagay basta kalooban po niya. Praise God. Kaya naman, dapat ngayong umaga, eh dapat awitan natin si Lord, no? Dapat sambahin natin ang Panginoon. Karapat dapat lamang po, no? Na tayo po na binigyan niya ng buhay, ay dapat po ay sa Diyos ay magbalik ng pasasalamat. Araw-araw po yan. Hindi lamang po tuwing Linggo. Araw-araw po mga kapatid. Sabi po sa Salmo chapter 81 verse 1, umawit kayo ng may galak sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. No, sino po yung damang-dama po niya yung kalakasan na galing po sa ating Panginoon? Amen. Kaya lahat yun. Amen. Praise God. Eh sabi po, umawit tayo ng may galak. Sabi, sumigaw kayo ng may tuwa. No? Sumigaw kayo ng may tuwa sa Diyos ni Jacob. Praise God. Sumigaw po tayo no, ng may tuwa, ng may kagalakan. Hallelujah. Para po sa ating Panginoon. Kaya talaga tayo na. Naku, ang sarap-sarap talaga magpuri sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Nakanta na mga taga Banyan Farm. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa susunod na si Jojo, no? Papunta na siyang Hong Kong. Nakita ko eh, sa kanyang FB. Ayan, praise God. So, tayo na mga kapatid, no? Awitan po natin Amen. Si Lord bagong papangunahan po tayo ng ating mga kapatid na si Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros. Good morning po. Good morning po, Ate Irene. Good morning po. The Impact Family. Good morning po, Brother Marlon. Good morning po, Brother Marlon. Sis Joanne. Hallelujah. Sabi nga po, Sis Joanne. Good morning po. Si Irene. Awitan po natin ang Panginoon na may kagalakan. Alam mm-hmm. niyo po, kada po kami mapupunta dito po sa ating devotion room, sense na sense po namin, damandama po namin yung kagalakan. Naalala ko po kasi nung high school po ako, siguro po may mga kaibigan tayong gustong laging sinasamahan kasi mga masayahin, mga, kumbaga hindi mga, may term dati Ate John, killjoy. Killjoy po. Eh, simula po nung maging Kristiyano tayo, alam ko pong bawat isa, of course hindi po madali, pero sabi nga ni Ate Irene, yung kapag kagigising ka sa umaga, ewan ko po ba, yung kagalakan natural, mm-hmm. lalo na kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen. Amen. Sige nga po. Muli po, iisuot po natin ang ating pinakamagandang ngiti ngayong umaga. Ipakita po sa camera and let's sing this song. Dito ay masaya, doon ay masaya, ang ating Kristo'y laging masaya. Dito ay masaya, doon ay masaya, ang ating Kristo'y laging masaya. La, la, Thank you.
pag inaawit po natin to, kailangan po daman-daman natin sa ating puso na tayo po'y masaya-masaya ngayon pong umaga. Pakita po natin to sa ating Panginoon sa bawat isa. Minsan po po, dito ay masaya. Dito ay masaya. Doon ay masaya. Ang ating puso'y lagi masaya. Dito ay masaya. Doon ay masaya. Salamat po dahil sa kapanahonan pong ito, although marami pong tao ang punong-puno po ng kalungkutan, punong-puno po ng mga kabagabagan sa buhay. Ngunit nandito po kami, Panginoon, pinupuno ninyo po kami patuloy ng inyo pong presensya, ng inyong kagalakan. Dalangin po namin na muli ka po namin makatagpo sama-sama ngayon pong umaga sa amin pong devotion room. Salamat po dahil muli po ipinagtagpo niyo pong aming puso na galak na umaawit sa inyo. Dahil karapat dapat ka po sa lahat ng aming pagpupuri, Panginoon. Hayaan po ninyo na muli awitan ka namin ng aming buong puso sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa galak na umaapaw, Panginoon, sa piling mo, O Diyos, kami po ay hindi na po lalayo. Nais ko mamasdan ang iyong kagandahan. Nais ko manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko. Thank you.
Saan kami po ay makakasumpong ng pag-asa. Wala na pong lugar dito po sa mundo or anuman pong may bibigay ng material na bagay. Makakapagbigay po sa amin ng kapayapaan, ng galak na umaapaw, kundi po sa piling mo aming Diyos. Kaya po muli po sa amin po pagsasama-sama ngayon pong umaga. Lalo na po Panginoon sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga dinadalaw po ng kalungkutan, Lord, ngayon pa lamang. Lord, ipuin niyo po ang bawat isa. Dahil ikaw po ay buhay, we celebrated, Lord, your resurrection, Panginoon, na ikaw po ay buhay at hanggang ngayon ay nanatiling buhay, nagkahari at nananalangin para sa amin. Ito po ang aming dakilang pag-asa. Kaya po kami nakakaawit, kaya po kami punong-puno ng pananampalataya ngayong umaga. Nakakatagpuin niyo po ang bawat isa sa amin dito po sa DMPAD. And as we receive your precious word this morning, Lord, dalangin po namin ang inyo pong presensya sa bawat isa, ang isang bukas na puso. At Lord, ito po ay lumago sa aming buhay upang ang buhay na walang hanggan, hindi po lamang po namin matatamasa dyan po sa kalangitan, even po dito po sa lupa. Maraming po salamat. Continue to bless our study of your word, and bless nyo rin po, Panginoon, na magdadala ng inyong salita as we claim the victory, O God, ng aming pong DMPAD devotion. Receive all the praise, all the glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Napakabuti po ng Panginoon dahil every time that we worship Him, kinakatagpo niya po tayo. Amen. Lagi ko pong mine-meditate yun. Kahapon nagpaawit po kami sa Bulacan. And I read the Psalm chapter 95. But there's always an invitation for the Lord, ng Panginoon sa atin to come into His presence. And it is His delight na
nananahan po tayo sa kanyang presensya. Amen po. Kaya ang ganda dahil every day meron po tayong DM pad where we could fellowship with the Lord in worship ng sama-sama. Praise the Lord. Ako po ay naatasan na mag-share ng isang bagay na alam ko pong kailangan nating lahat. Sino pong gustong maging successful sa buhay? Yan. Sige nga pa, pakitaas ang kamay. Amen. Wala sa atin ang hindi gustong maging successful. Gusto natin maging successful. Kaya po, may mga guidelines po ang Panginoon sa salita ng Diyos. Kung paano po tayo magsasucceed, kung paano po tayo magiging successful according to His perspectives, according po sa perspective ng Panginoon na success, innate daw po sa atin, kumbaga, installed sa puso ng tao, ang success, kahit bata ka pa lang, makikita mo na sa isang bata, di ba, kapag ka, may bata po kami sa bahay, naglalaro siya sa cellphone. Tapos, yung laro sa cellphone niya, yung kapag ka nagagawa niya yung tama, sinasabi, good job, good job, good job. Tapos, hindi siya mapakali. Sabi ko, oh, good job naman yung sinasabi. Sabi niya, ayoko, gusto ko, excellent, excellent, ganon. Gusto natin yung laging yung the best yung natin, yung ma-receive natin. Pero, ano po ba talaga yung sinasabi ng Biblia about success? So, pag-aralan po natin, Biblical Perspective of Success. Ayan. May sinasabi po ang salita ng Diyos about success. So, ano po yung mga Biblical Perspective of Success? Pag mababasa po natin yung Joshua chapter 1, verse 8, ang sabi po dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano po yung storya nito behind nung nasabi po ng Panginoon ito kay Joshua? Si Joshua po ay aid ni Moses. Pero nung si Moses po ay matanda na and he is about to die, sinabi niya kay Moses, ikaw na yung susunod sa akin na magli-lead sa Israel. Binigay ni Moses sa kanya yung pinaka yung pinaka secret to success. Ayan. Ang pinaka sekreto daw po sa success ay huwag nating kakalimutan ang salita ng Panginoon. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, doon tsaka pa lang po magkakaroon ng prosperity and success. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, isa pong famous author, sabi po niya, George MacDonald said, in whatever man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. Bakit po kaya niya nasabi na he must fail miserably? Kapag wala ang Panginoon, of course, failure always parang kasunod niyan ay failure. Kapag ka alam natin na hindi natin kasama ang Panginoon. Ako nga po yung life verse ko ay yung confidence, my confidence is in the Lord, yun po yung pinaka-life verse ko. Kaya alam ko na kapag hindi ko nararamdaman na kasama ang Lord, it is a failure. Pero bakit you succeed more miserably pag hindi mo kasama ang Panginoon? Pwede kang mag-succeed, yes. Pero yung success na wala ang Panginoon is more miserable than failure nang wala ang Panginoon. Kaya importante po talaga na kasama natin ang Panginoon in everything. We include Him even sa mga plans po natin. Little definitions lang po ng success para maunawaan natin. Sa Greek word, it is called sakal. Ang Bible po ay isinulat sa Greek at sa Hebrew. Ang Greek ay ang New Testament, yung bagong tipan, yung Matthew, Mark, Luke, John, na isulat po siya sa Greek. Pero ang Old Testament po ay isinulat sa Hebrew. So ang first mention po ng
word na success ay sakal in Greek. Ang sabi po dito, to become prudent, far-seeing through humbly and carefully considering instruction. To cause to become prudent and act circumspectly, to behave wisely. Yung pagbe-behave mo wisely, lagi siyang ang success, lagi siyang may kakambal na action. So yung word na success, sinabi po siya sa Greek word na meron kang ginagawa to succeed. At ganun din po yung word na sa Hebrew na yeresh. Sa yung first word na success, which is yeresh in Hebrew, ay binanggit po siya sa Joshua chapter 13 verse 12 nung sinabi po ni Moses kay Joshua na for this did Moses strike and cast out Charesh. Excuse me po. Means to occupy by casting out the previous inhabitants and possessing their place. Sinabi po niya ito kay Joshua, Yaresh, success pag napatalsik natin yung mga nasa Canaan nung panahon na yon. Kasi di ba po ang Israel, pupunta po sila sa land of Canaan, eh may mga nakatira po doon. So ang sabi po ng Lord sa kanila ay they have to wipe out, they have to cast out everyone doon sa lugar na yon because the Lord is giving them their land. Kapag nagawa nila yon, yun ay yaresh. Kung titingnan po natin yung Greek and yung Hebrew word, kung saan nagmula yung word na success, makikita po natin doon, may specific na gustong ipagawa ang Lord. At pag nagawa natin yun, tsaka lang siya magiging success. Doon siya umiinog. Masasabi mo na nagawa mo yung naging successful ka kapag ka nandun ka at naka-align ka sa pinapagawa ng ating Panginoon. Sa biblical perspective po, success from a biblical perspective is finding and fulfilling God's purpose for your life. Doon po pala nakainog ang success kapag ka nahanap mo at na-fulfill mo yung purpose ng Panginoon. To become the person God wants you to be for time and eternity, to win God's ultimate approval and commendation, that's when we can say that we are successful. Meron daw pong divine criteria ang success. Ito po ay nasa Matthew 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Napakasarap na marinig itong mga salita ng Panginoon na ito kapag ka gumraduate na tayo sa langit. Lahat po tayo may graduation eh. Lahat po tayo papunta doon. Di ba po, it's either ma-rapture man po tayo or kunin po tayo ni Lord in our lifetime. Pero ito lang po yung gusto nating marinig from the Lord. Well done, good and faithful servant. Hindi well done, wise and successful servant. Hindi po ganun eh. Good and faithful. Yung katapatan, yun po yung divine criteria. Naging successful ka because you have fulfilled faithfully the plans of the Lord for your life. Pagbabasahin po natin dito yung Matthew 25 verse 21, yung criteria, godliness, faithfulness, and servanthood. Then you will be successful kapag kayong success mo ay mayroong godliness, katapatan, at paglilingkod sa Panginoon. Pag-aralan pa po natin, no, two factors of a successful Christian life. Yan. Ano po ba? Una, yung purpose ng Panginoon. Nagagawa ko ba yung purpose ng Diyos? Then you are in the path of success. Ano yung purpose ng Lord sa aking buhay? Na itanong ko na ba sa Panginoon kung bakit niya ako hinayaang mailagay sa sinapupunan ng aking ina at maipanganak, 'di ba po? Ilang milyon 'yon, 'di ba, na sperm cells. Pero tayo yung pinili ng Panginoon. Isa lang yung champion doon, kaya baby pa lang tayo, champion na tayo eh. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang. Champion na tayo. So ano yung bakit? Bakit tayo yung pinili ng Lord na mabuhay, yung purpose niya sa atin? And letter B, ano yung motive ng puso natin? Bakit natin gusto maging successful sa Christian life? So, ito po yung
Una, God's purpose. Ano po ba yung purpose ng Panginoon sa atin? God's purpose is restoration to His image. Because we were created to the image of God, He wants to restore His image to us. Noong kinreate po niya ang unang tao, meron siyang design, meron siyang grand design sa atin na gusto niyang makita sa atin kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Genesis 1:26-28, then God said, let us make mankind in our image and in our likeness so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image, in the image of God, He created them. Paulit-ulit po ang Panginoon sa image, sa image ng Diyos. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Kung babasahin po natin itong mga verses na ito at i-meditate natin, ang Diyos, kinreate niya tayo to be really successful, to subdue, to increase in number, to rule over. Di ba po? Ang purpose po ng Diyos sa atin is restoration to His image. Adam and Eve were fashioned in God's image and likeness. Ka-image po natin ng Panginoon, kawangis po natin ng Panginoon. They were made to inherit and transmit God's blessing. Sabihin mo nga po, ako ay kinreate ng Lord to be a blessing. Yan. Opo, design po ng Panginoon sa atin yun. We are ordained to be fruitful. We are created to function under and exercise God's authority. Nasa direct authority po tayo ng may likha ng langit at ng lupa. And we are ordained to rule the earth. Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan to govern the earth. So ang gusto po ng Panginoon, mangyari po ito sa ating mga buhay. So really, a successful life. Yun yung gusto ng Panginoon na maibalik po sa atin. But because of the fall of man, nawala po yun. Kaya we are always striving to success. We are always striving to be great. Pero mayroon po yung in-install ng Panginoon sa atin kasi yan yung design natin. Kaya po pala, bata pa lang tayo, meron na po tayong desire na ayokong bumagsak sa grades, di ba? Ayoko na maging failure in life. Because ang process po involved in Christian service are calculated to achieve this. Kapag ka po gusto nating maglingkod sa Panginoon, gusto natin pong ma-achieve itong mga bagay na ito. Ma-achieve po natin ang mga bagay na ito kung tayo ay nabubuhay according to His purpose in our lives. Pangalawa po, so ang motibo po natin, ang purpose po ng Panginoon is to restore us to His image. And that's success kapag nagampanan po natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. And letter B, yung motibo ng ating mga puso. Kasi importante din po iyon sa successful Christian life. Ano pa yung motive ko kung bakit ko ito gagawin? Yan. Tatandaan po natin, God is not so interested in what you accomplish, but what you become in the process. Hindi po interesado ang Panginoon kung ano yung maa-achieve natin, but kung ano yung attitude natin while we are doing those things. Ang hindi po interested ng Panginoon sa power over men. Kasi minsan tayo, meron tayong dominating ano talaga. Kasi kinreate nga tayo ng Panginoon to be ruler eh. So meron tayong desire to rule over. Pero not power over men, but intimacy with God. Na si Eva at si Adan po, yung habang nag-govern po sila sa garden, lagi po silang may intimate moment with the Lord. Not material possessions, but meekness of disposition. Na alam mo na everything I achieve is not from me, but only given to me by the Lord. Not personal charisma, but perfecting of character. Hindi yung
ano sasabihin ng mga tao sa akin? Anong ayoko mabahiran yung aking image. Hindi po ganun. But kung ano yung character na maipopost ko sa harapan ng ibang tao. So ano po yung motibo natin? Spiritual success is distinctly different from secular success. Yun po ay totoong totoo. Ibang-iba nung naging Kristiyano po tayo. Sa perspektibo ng mundo, yung attitude natin, motibo natin, yung spirit natin, ibang-iba. Katulad ng Panginoong Jesus, ito po, I'm gonna share to you this verse na sobra pong may impact sa heart ko. It's in Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Katulad ng Panginoong Jesus, ang sabi dito, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. He did not consider yung pagiging Diyos niya nung bumaba po siya dito sa lupa. Hindi niya ginamit to his own advantage. Kasi pwede niyang gawin habang minamak siya, di ba? Magpaulan ng apoy, pero hindi niya ginawa. He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Nagpakababa, being made in human likeness. Appearance of a man, taong-tao na uuhaw, nagugutom, napapagod. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang gusto ng Panginoon na success, maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. The image of God, we see the image of God in our Lord Jesus Christ. Ang gusto ng Panginoon, ang motibo ng puso natin, maging katulad ng Panginoong Jesus. Yes, the Lord made us to be achievers. Merong kinreate tayo ng Panginoon to be rulers. Pero ang gusto ng Panginoon, we achieve like the Lord Jesus Christ with humility and meekness, attitude, yung attitude ng ating mga puso, objective and purpose. Ano pong sinasabi ng Philippians chapter 1, verse 21. Ang sabi po dito, Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Araw-araw sinasabi natin sa sarili natin, everything that I will do, I will live for the Lord. At kung kunin man ako ng Panginoon anytime, it is gain. Because I'm gonna meet my master anytime. So yun po yung successful Christian life na hindi ka takot. Hindi ka takot na mawala sa mundo dahil alam mo, kinagampanan mo yung kalooban ng Panginoon. Alam natin na okay tayo sa harapan niya. Yun po yung successful na Christian life. Successful, you are truly successful if you're not afraid to die and meet your master and meet your maker. Meet your maker anytime. Amen. Amen po. And letter C, resultant rewards. Ang sabi po dun sa Matthew 25, di ba? Well done, good and faithful servant. Di ba? Come and share with your master's happiness. That's our greatest reward. To see the face of the Lord smiling on us. Well done. Well done, anak. That's success. That we can truly say that we are successful. Pero habang nasa lupa po tayo, nararamdaman natin yun pag napiplease natin ang Panginoon. Tama po ba? Pag napapangiti po natin siya, nararamdaman po natin ng ating mga puso. So, ano po yung motive natin or primary concern? A successful Christian should be the honor of God and His name. Yung mabigyan ko ng glory ang Panginoon. Kaya po paborito natin yung to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. Alam natin yung glory ng Lord sa buhay natin.
yung ito yung maging fuel natin every day. Yung mabigyan ko ng honor at glory ang Panginoon. Yung kaya ako nabubuhay kasi gusto ko mag-glorify ang Panginoon. Gusto ko matuwa siya every day of my life. Yun po yung dapat maging motibo po natin. Ano po? Ano pa po? Yung testimony and image of His kingdom. Yung nakikita na tagalangit nga ito si sister kasi hindi siya madaling mainis. Yan. Successful po yun. Yung nakikita yung kingdom ng Diyos sa buhay natin. Yung naalala ko po yung story nung isang kapatiran na dahil po pandemic, nagkatanggalan po sa kanya pong work sa group po nila kasi siya parang sa call center. May isang group po sila, 30 po sila sa isang group. Even yung team leader nila natanggal. Siya na wala pang 1 year sa company. Yung iba mga nasa 5 years, 7 years na sa kumpanya. Siya na wala pang 1 year. Siya yung tinira ng kumpanya from 30, siyam na lang po sila. Tapos sinasabi po ng mga boss niya, kasi may nakita kami in you na we want to retain you. Nakita namin yung joy sa buhay mo. Yung testimony of God's kingdom, nakikita sa buhay natin, you are successful when you are like that. The welfare and well-being of other persons, particularly of God's people. Ang motibo natin, yung welfare and well-being, magiging successful tayo kung laging nasa isip natin po. Yung kabutihan, yung magiging benefit ng mga tao sa paligid natin, not just our own benefit. The furtherance of God's kingdom, successful tayo kapag nasa isip natin na, ay, itatayo ko tong business na to para mga mag-a-apply sa akin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, i-share ko ang gospel sa kanila so that they too will be blessed. Diba po? Laging mayroon tayong harvest mindset sa kaisipan na ilan kaya yung mga taong madadala ko sa Panginoon kapag ginawa ko ito? And the success of our work or ministry, yun. Yung nasa isip po natin, yung paglilingkod lagi sa Panginoon, yun po ay successful. Pero is there such a bad thing, such a thing as bad success? Yan. Meron po, may bad success kapag you achieve at the expense or hurt of others. Kapag nagawa mo yon, na-attain mo yon, pero may nasaktan kang tao, that is bad success. When our character is damaged in the process, mapapansin po natin yun eh, parang nagbago ko dito, parang naging mayabang ako pag nung nakuha ko to. Yan, pag na-damage po ang success, ang ating character, that's bad success. Another thing, bad success which does not have lasting results. Yung nakita natin, bigla na lang siyang nawala, na parang mula. So, that is bad success. Hindi po siya nag-continue. So, success, kaya iwasan po natin ito na magkaroon tayo ng success na wala po sa kalooban ng Panginoon because that is bad success. Sa Joshua chapter 1 verse 8, yung success po ay nanggaling mismo sa Panginoon. Success began with a word from God. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, then you will be prosperous and successful kapag ginawa mo ito. So ang Panginoon po, desire niya na maging successful po tayo. Gusto po niya na maging successful po tayo. Kaya nga po, ask and you will receive. Knock and it shall be opened to you. Seek and you will find. Diba po? Kasi ang sabi ng Diyos, humingi ka sa akin so that you can be successful. So yun po yung sabi ng Matthew 7:7. Pag di natin hiningi sa Panginoon, hindi niya tayo bibigyan. Pero paano po ba nangungusap ang Panginoon para malaman po natin na gusto po niya yung mga bagay-bagay? So paano ko ba malalaman na ito yung kalooban ng Panginoon para maging successful ako? Ways God speak. Occasionally, God speaks in an audible voice. Parang pong katulad nung tinawag ng Lord si Samuel, di ba? Samuel, Samuel. So narinig po niya yung tinig ng Panginoon si Moses din po sa burning bush. Narinig niya, Moses, remove your sandals because this is holy ground. Kaya occasionally, God speaks in an audible voice. Ako po, narinig ko po yan nung dalaga pa po ako. Tinawag ako ng Lord, wake up, wake up.
Ginising po ako ng Panginoon because He wants me to intercede. Yun po yung first time na narinig ko po yung audible voice ng Panginoon. Pangalawa po, sometimes He may speak through a vision, through a dream or a vision. Ako po, nung nireveal po ng Lord sa akin si Brother Marlon, that is through a dream. Ayan. So, nangungusap din po ang Panginoon sa dream. Kaya po siguro, dream yung ginamit ng Panginoon sa akin nun. Kasi hindi ko talaga maiisip na si Brother Marlon yung mapapangasawa ko. And si Brother Marlon din po, hindi ko po alam na bago po i-reveal siya ng Lord sa akin, ay pinagpipray na po niya ako for 2 years. Kaya lang, sabi niya sa Lord, kasi gusto po niya si Lord yung mag-reveal sa akin. So, iba-iba naman po yung mga love story natin. Gusto po ni Brother Marlon na si Lord yung magsabi sa akin. Kasi nga po, hindi kami close, hindi kami, kumbaga, wala siyang access para sabihin niya sa akin na ako yung pinagpipray niya. So, ang sabi niya sa Lord, Lord, kayo po magsabi sa kanya, 2 years na po ako nagpipray, pinagpipray ko po siya, pero hindi ko po masabi sa kanya. Kaya kayo na po magsabi sa kanya. Kaya nung time na yon sinabi na po ng Lord sa akin. So for 2 consecutive weeks, si Brother Marlon po yung panaginip ko. Sabi ko, bakit ko siya napapanaginipan? Sabi ko pong ganun sa Panginoon. And then I asked the Lord gave me a word. So yon, God usually speaks through the Bible. So hindi po enough na narinig mo, may dream ka. Iko-confirm mo po sa Biblia. And when I consulted the Word of God, Lord, bakit ko po siya lagi napapanaginipan na hindi naman kami close? Hindi ko naman alam kung may gusto siya sa akin whatsoever or pinagpipray niya ako. Hindi ko po alam. Sabi ko sa Lord, pero bakit ko po siya lagi napapanaginipan? Then the Word of the Lord came in 1 Samuel. Ang sabi ng Lord sa akin, I will bless your house and it will be blessed forever. So sabi ko, Lord, house? Gusto niya po mapangasawa ko si Brother Marlon. And the Word of God continued. And nung nagsabi na po sa akin si Brother Marlon, yung mga word ng Lord na yon sa akin, na mga scripture word ng Lord sa akin, yun din yung same verses na binigay niya sa akin. Dahil yun din yung binigay ng Lord sa kanya. That I will be his wife. That we will be in a house. And that is a family. Ayun po. Confirmation ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Revelation usually flows gently through our thoughts. Revelation, bigla mong naisip, padalahan si sister ganito ng ganito. Kunwari, padalahan si sister Vivian ng, for example po, ng sabon. Ganyan, sabon panlaba. Yung pala, pagdating niya, nung na-receive niya yun, ay sister, salamat kasi, kailangan ko talaga ng sabon panlaba. Hindi ako makalabas. O, di ba? Revelation. Ayun, minsan may mga ganun eh. Yung bigla mo na lang naisip, ipag-pray si ganito, ganyan. Yung pala, kailangan. Tapos nung nakausap mo siya, sister, salamat, pinag-pray mo ko nun kasi ito yung nangyayari sa akin ng oras na yun. Yun din nangungusap ang Panginoon. True revelation. O kaya, ideas, isang negosyo. Diba? Nung nireveal ng Panginoon po sa father ko yung business namin eh, ang lagi niyang naririnig from the Lord, heal our land. Yung kanta na Lord, heal our land. Tapos, ang sabi niya sa Lord, Lord, heal our land. Pwede po bang maging literal na ma-heal ang land? Kasi farmer po yung daddy ko eh. So sabi niya, Lord, pinapagawa niyo po ba ako ng isang product para ma-heal ang land, ang lupa? So yun po, daddy ko po kasi is inventor. Gumawa po siya ng product na mag-heal sa lupa. Yun po yung naging business ng pamilya namin hanggang ngayon. So, kasi para, makailangan ma-heal ang lupa. So, nangungusap ang Panginoon sa mga ideas, yan, mga concept, yan, mga business natin, ganun. Accompanying circumstances will confirm the leading. Pag yung sunod-sunod na mga circumstance sa buhay mo, yun na babantayan natin kasi that will always also confirm yung leading ng Panginoon. So, when God spoke to Joshua, it was a personal word. Meron pong word ang Panginoon sa atin na personal, yung para sa atin lang. Na parang hindi mo pa muna kayang i-share sa iba, personal na sinabi ng Lord sa iyo. Meron din po siyang word na specific and practical. Yan.
meron din condition dun sa sinabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano po yung condition? Alam niyo po, ang Lord pag nagsalita, may specifics, merong detalyado ang gagawin. So, ano po yung mga condition? He must meditate in it day and night. Visualization and meditation. Pagkabasa, you meditate. It should not depart from your mouth. That is verbalization. Ipinaparinig mo sa sarili mo, isinasabi mo sa iba. He must do all that is written in it. Actualization. Pag sinabi pong all, hindi some. Yung nabasa natin, pag sinabi ng Lord na ganito, dapat maging patient ka. Love is patient, love is kind. Ginagawa mo, ina-actualize mo. Letter D, he must be strong and courageous to obey it. And letter E, he should not be afraid or discouraged. Ito po yung mga conditions. Pag mineditate mo, pag ginawa mo, pag inactualize mo, pag sinunod mo, pag di ka natakot, then you will be successful. Yun po yung sinabi ng Joshua chapter 1, verse 8. Kaya lang po minsan, kaya hindi po tayo nagiging successful kasi katulad po ni Joshua, we came from a slave mentality kasi galing po sila sa ano po, 'di ba? Galing po sila sa pagkaalipin sa Egypt. Parang hirap nito na Lord, magiging successful kami, magkakaroon kami sa sariling bansa, magkakaroon kami ng ganito. Minsan, pag nangusap ang Panginoon sa atin, napakalaki, 'di ba? Minsan napaka-grand nung plano ng Panginoon. Kami po nung nangusap ang Lord sa amin na iiwan yung mga trabaho namin dahil the Lord wants us to work for Him full time at pinakita ng Panginoon yung grand plan niya sa buhay namin. Sabi namin, parang sobrang laki, Lord, kasi ang word ng Lord sa amin, you will minister to different countries. Bagong mag-asawa pa lang po kami nun, di namin naiintindihan kasi we're just simple servants of God. Pero sabi ng Lord, iwanan niyo yung mga trabaho niyo. I will do this to you. You will be a missionary. Then, sumunod lang po kami sa Panginoon. Sumunod lang po kami sa Panginoon. Dahil alam po namin yung grand plan niya, it will come in obedience. Yung success po nun, it will come in obedience. And right now po, glory to God. Nakakailang bansa, lahat na po yata ng kontinente sa mundo, napuntahan na po namin because of our service to the Lord. Kaya lang minsan, because we are coming from a slavery mindset, yung parang hindi ko kaya to, parang masyado akong mababa, masyado akong maliit. We have to come out from your wilderness, from our wilderness. Ano ba yung mga wilderness na nagsasabi sa atin na hindi mo kaya yan, you cannot succeed, hindi mo magagawa yan sa buhay mo kasi ito ka lang. Pero ito yung design ng Lord sa atin. Ito yung ano, so kaya kailangan ng word of God eh. Ano pong sabi ng Lord kay Joshua? Kasi kahit siya, hindi siya makapaniwala na magiging successful siya eh. Kasi from being an aide, magiging strong warrior ka, magiging conqueror ka, parang imposible. Kasi aid lang po siya ni Moses eh, 'di ba? Tagabitbit ng mga gamit ni Moses, sunod lang ng sunod kay Moses, 'di ba po? Pero ito po, word of God, sinabi po ng Panginoon kay Joshua. At sinasabi din po ng Lord sa akin, sa ating lahat, as I was with Moses, so shall I be with you. Sabihin niyo nga po 'yon. As I was with Moses, so shall I be with you. Kung paanong kumilos ako sa buhay ni Moses, nagpahawi ng dagat na pula. Yan. Nagpabukal ng tubig mula sa mga bato. Kung paanong ginamit ng Panginoon si Moses at naririnig ng Panginoon naririnig ni Moses ang tinig ng Diyos, ganun din ang mangyayari kay Joshua. At lagi po nating tatandaan, ang Diyos po ng lumang tipan ay Diyos pa rin natin ngayon. Huwag po tayong matakot dahil ang sabi ng Panginoon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Alam ko po may sinasabi po ang Lord sa atin eh, na anak, gawin mo to, you will be successful. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung gusto kong gawin mo sa gusto kong purpose mo sa buhay mo. I want to encourage you, brothers and sisters. Ang Diyos na nangungusap po sa inyo,
yung nagbibigay sa inyo ng grand ideas, yung nag has you meditate his word, nagko-confirm na gusto ng Lord na gawin niyo po iyon, siya na nangusap po sa inyo is the same yesterday, today, and forever. Kung paano po siyang nangusap kay Joshua to be successful, kay Moses to be successful, siya rin po ay Diyos na nangungusap sa atin. Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, you will make your way prosperous. Gagamitin kita. You, kailangan meron kang pagtugon. Kailangan meron po tayong role. Kasi pwedeng mangyari yung success na yon sa ibang tao kapag hindi natin sinunod ang Panginoon. I don't know if meron po kayong crucial decision na dapat nyo pong gawin. Pero this is what the Lord is telling you po. So how we will be prosperous? Make an inventory. Ano po ba yung meron sa buhay natin? Mga untapped gifts natin na meron po sa atin, talent na that we can utilize para maging successful. Number two po, make a positive appraisal of your God-given potential. Ang sabi po ng 1 Peter 1:3, binigay na ng Lord sa atin lahat-lahat ng power. Diba? Napaka, ang sarap i-meditate nun na ibinigay na ng Lord sa atin, given us divine power that pertain to life and godliness to the knowledge of Him who called us to glory and virtue. Ibinigay na pala ng Lord sa atin lahat ng kapangyarihan para magawa ang kalooban ng Panginoon. Kailangan lang natin magkaroon ng positive appraisal. I-ano natin po sa sarili natin na I can do this through Christ who strengthens me. And number three po, use what you have. Anong tanong po ng Lord kay Moses noon? What is in your hand? Ano yung nasa kamay mo ngayon? Ano yung meron ka that you can utilize? Ano yung gift na meron po tayo? Ano yung tangan-tangan po natin that we could use for God? You will make your way prosperous. Sabihin mo sa sarili mo, you will make your way prosperous dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? For then, you will make your way prosperous, then He will give you good success. Yun po ang pangako ng Panginoon. For us to be successful, meditate on His word day and night. Do everything that is written in it. Then you will be prosperous and successful. Alam ko po, nangungusap po ang Panginoon sa ating lahat. He longs for our obedience. God has a great plan. God has great plans for us. Napakadakila po ng plano ng Panginoon sa atin. Kaya minsan nasu-short-sighted tayo kasi natatakot tayo. We do not want to look at that grand plan dahil we are afraid to lose something or to fail. But the Lord is telling you, anak, I am with you. I will not leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age. Ayun po ang pangako ng Panginoon sa atin. So let's just close our eyes po. Let's just bow our heads. The Lord is speaking to you right now. Anak, I am your great reward, says the Lord. I am your exceeding reward. Do not be afraid. Do not be discouraged, for I am with you wherever you go. And wag po natin pagdudahan that the Lord is speaking to us. Alam ko po, nangungusap po ang Panginoon sa atin. Through His word, through vision or dreams, meron po kayong encounters with God. Nangungusap po ang Panginoon. Lord, I pray for my brethren, Panginoon. Lord, empower them to do your will. Alam ko po, it is your will for them to succeed. Oh God, it is your will for them, Lord, to do your will, to know their purpose. Lord, to be aligned with your motive sa kanilang mga buhay. And I pray, oh God, that you will prosper the work of their hands. Lord, and in every victory, Lord God, our source of strength and our source of hope ay kayo lamang po, Panginoon. We put our trust in you. We rely on you, Panginoon. We thank you, O God, for your very words, O Lord,
nagme-meditated this morning. Pagpalain niyo po ang bawat isa kung meron man po silang mga crucial decisions na dapat gawin. Lord, help them to know your will, Panginoon, to understand your plan and your purpose. Pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya, kanilang mga anak, lahat po ng kanilang mga tinatangkilik ay pagpalain po ninyo, Panginoon. We love you, Lord Jesus. We love you, God the Father, and we love you, Lord Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord, sa napakagandang message po, ano, ng ating Panginoon para po sa bawat isa. Praise God. Alam na po natin, no, kung ano po ang dapat nating gawin. Sa atin pong narinig, mga kapatid, napakahalaga po ng pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Alam naman po natin sa mga panahon ngayon, napakarami pong umaagaw ng ating oras, no, para hindi po na natin gawin ang pagme-meditate ng Word of God. Minsan talaga yan ang kalaban natin, yung sarili po natin, sa dami po ng mga ginagawa natin, schedules po natin. Dito po patunayan po natin, no, sa Panginoon na ang katapatan po natin na siya po ay unahin po natin sa bawat sandali, bawat araw ng ating buhay. Salamat sa Panginoon, meron pong DM pad, no? Meron pong DM pad na alam po natin karamihan po sa mga naririto, lalo na po na nandito po sa bansang Pilipinas ay halos pagising talaga, hinahanap na po yung gadget para mag-join na sa ating ano eh, no, devotion room. 'Di ba? Gusto na po agad mag-join, gusto na makinig ng Word of God, gusto nang umawit para sa Panginoon. Ayan, kaya thank you Lord. Thank you Lord na ang katagumpayan po ng ating buhay ay atin pong makamtan po 'yan, ano? Atin pong makakamtan. At marami nga pong kapatid natin na nakikita po natin kung paano po, no, pinagtatagumpay ng Panginoon. Praise God, praise God. Kaya naman mga kapatid, ayan, patuloy po tayong dumalo, no, sa gawain po ng DM pad, 404 na araw na po. Salamat sa Panginoon. Thank you Lord, glory to God. At meron po akong maikling announcement lang po para po sa bawat isa mga kapatid. So final na po, ano, maaring nung mga nakarang araw hindi ko po ito na-announce sa inyo dahil po may mga kailangan pa pong maayos po at inihintay po kami na approval. So kahapon ay okay na po ang atin pong venue. Ang Kumari Club po ay magkakaroon po ng free Zumba dance fitness event. Yan. So sa lahat po ng taga DM pad at taga Kumari Club, ang bawat isa po ay inaanyayahan po. Siyempre tayo po yung dapat po na kauna-unahan na dumalo po. Ayan. Thank you for sharing. Ayan si Sir Joanne. So, thank you po. Ayan po, free Zumba dance fitness event with Miss Regine Tolentino. Ayan, si Miss Regine Tolentino po ay miyembro po, kasama po natin sa Kumari Club. Siya po ay from Kumari Club Central. Ayan, so siya po ay available on April 28 at sobrang excited po na pumunta dito po sa atin sa Las Piñas at ibigay po, no, ang kanyang oras para po magkaroon po ng free Zumba. Ang gagawin lamang po natin mga kapatid ay ang mag-invite po tayo. Mag-invite po tayo ng mga aaten. Ayan, ito po ay sa April 28, araw po ng Thursday. Alas 2 po ang registration. Alas 4 naman po ang Zumba Party. At ito po ay gaganapin sa The Tent at Global South C5 Extension, Pulang Lupa, Las Piñas. Binigyan po tayo ni Lord ng napakalaking venue. Alam niyo po ba, ang venue po niya, nung nag-uusap kami ni Regine last Saturday, dapat po dun sa GIG Building, which is limited lang po, mga 100 to 150 katao lang po, ano, ang po pwede po na umaten. So, katulad po ng nabanggit po, napag-aralan natin, nangusap po ang Lord sa akin, binigay niya ang complete instructions kung paano po ang dapat gawin. At ito po ay hiningan ko po ng approval or payo or comment po kung ano pong masasabi dito po sa ating mga pastors here in Las Piñas. At alam niyo po, talagang napakabilis po, no, ng mga pangyayari, ng mga
approval na ito yung gawin. Sinunod ko lamang po ang instruction ng Panginoon. Kaya po, nabigyan po tayo ng magandang venue at ito po yung Sadaten. Ayan, praise God. At libre lamang po yan. No? Ipapagamit po sa atin ng libre ang venue na dati-dati sinisingil po yan. Napakamahal po. Favor po ng Lord. No? Favor ng Lord. Sister Irene, bakit ba bigla na lang magkaka Kumari Club pre-Zumba na yan? Nabigla yata kami. So parang ganun na, no? Alam niyo po, kung kalooban po ng Panginoon, alam ko kalooban niya na ang Kumari Club po ay makilala na po, ano, hindi lamang po dito limitado sa atin, sa Cafe Avenue, tayo-tayo. So Kumari Club, pinapalawak ni Lord ang territory ng Kumari Club. Marami po tayong maaabot, una sa lahat, no? Marami po ang makakapakinig ng salita ng Diyos, no? Iyan po ang number one po, na tayo po ay makapag-share po ng Word of God. Marami pong a-attend dyan, praying na 500 at higit pa po doon ang dadalo, no, na ma-invite po. Kasi po, lalo na kapag ka sinabing Zumba, alam po naman natin na marami po ang gusto pong mag-exercise, ano? At na-miss po nila yan, diba? So, marami po tayong masyasharan ng salita ng Diyos. Praise God. Marami po ang makakaunawa bakit ano ba ang ginagawa ng Kumari Club. No, aside po sa atin pong araw-araw na devotion, pagkaing espiritual na atin pong natatanggap, tayo rin po ay nagiging instrumento ng Panginoon upang maabot po ang ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan, no, mga kabataan, at ang mga bahay ampunan po na atin pong pinupuntahan. Mas marami po tayong mapagkukunan ng atin pong itutulong para po sa atin pong mga nangangailangan po nating mga kapatid, no? At dito rin po open po, ano, na dumalo kung sino man po ang mga kandidato na gusto pong mag-campaign. Yan. Syempre, alam po naman natin, campaign season po ngayon. At syempre, naroroon po na ang Kumari Club po ay sumusuporta sa atin pong number 61, Test Daman, di ba? Syempre naman, di po ba, na kinakailangan po na maipakita po natin sa Diyos, no, para sa Diyos at sa bayan, ng pagluklok muli para po sa ating Senator Joel Villanueva. No, number 61, mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, ikampanya po natin yan. Kailangan po ng bansa natin, no, ang godly people na uupo sa mga posisyon po sa ating gobyerno. Ayan, at ito po ay nakarating na rin po sa mga, ano, may mga tumatawag na po sa akin na mga konsehal, mga ganyan na gusto po nilang pumunta. So, sige po, at maganda rin po na makilala po nila ang Kumari Club para pag sila po ay nandiyan na, pwede po tayong pwede po tayong maglambing sa kanila. 'Di ba? At alam naman po natin na tayo po ay hindi pa hihindian, no, lalong-lalo na po kung ang atin pong layunin, ang advocacy po natin ay para po maabot po ang mga nangangailangan, at higit sa lahat, tayo po'y gamitin at kasangkapanin ng Panginoon upang ipahayag po ang kanyang salita, no, lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sino po ang susuporta? Ayan, syempre susuporta lahat, no, ang mga Kumari Club members, the Empad family. At ito po ay AFB live natin para naman si Sister Cynthia, Sister Ivy, na yung nasa ibang bansa po ay makita po nila, no. Ito po, alam niyo po, kahapon tinawag nila ito, eh. May tumawag po sa akin. Sis Irene, no, kahit po mga yung mga boss ko, meron ka palang Pasumba Nation. Pasumba Nation, no. Nakakatuwa po. Nagtatanong na sila, ano ba yung pwede naming maitulong, maibigay, no? So, purihin po ang Panginoon. Alam ko po na ito po ay isang napaka makasaysayan, no, na event na mangyayari po. Praise God. Glory to God. To God be the glory po. Thank you, Lord. Thank you din po sa mga nag-sponsor, ano, for live sounds and stage. Ang bait po talaga ng Lord, no? Nakakatuwa po. Talagang, sige po, palakpakan po natin ng Panginoon, no? Sa mga sponsors po natin na hinihipo ng Lord, ginagamit ng Lord upang mabuo po, no, ang programang ito this coming Thursday. Ayan, praise God. Sige po,
Muli, mga kapatid, paalala po, gumawa po tayo ng ating daily devotion, ng ating pung-aha. Praise God. At tomorrow po, wag po tayong mawawala dito po sa DM Pod for our worship and healing service po. Yan, online, virtual. Praise God. So, thank you, Lord. Ilan na po ba tayo ngayon? Yan. Thank you, Lord. So, magkakaroon po ng meeting ang DM Pod and Kumari Club po para po sa gaganaping event na ito. Mag-meeting po tayo ng Monday after our DM Pod, no? After our DM Pod po, diretso po tayo sa meeting para po dito lang po sa Zoom para maayos po natin yung programa po. Okay po ba? Praise God, ba't wala po kayong imik? Nandiyan po kayo? Tao yes po. Sige po, tayo po'y mananalangin. Mag-closing prayer na po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Brother Marlon and Sister Joanne. See you later. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po aming Panginoon. Salamat sa napakaganda at takila buhay na mensahe, Panginoon, na aming pong napakinggan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-obey sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, katatagan sa amin pong buhay, at maituon lamang ang aming isip, puso, ang aming pananampalataya, tanging sa iyo lamang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ng aming mga kapatid na si Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros. Lord, na patuloy na sila po'y ginagamit mo, Panginoon, hindi lamang po dito sa DM Pod, kundi maging po sa ministeryo na iyong ipinagkatiwala po sa kanilang mag-asawa. Patuloy sila'y pagpalain mo, Panginoon. Ito po ang panalangin namin para po sa kanilang dalawa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon. Ang Amparo and Oliveros family. The entire clan, Panginoon. Lord, salamat. Bigyan mo po sila, Panginoon, sa bawat araw, sa lahat po ng mga pangangailangan nila, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Thank you, Lord, for their lives. Maging po sa lahat po ng naririto sa devotion room, Zoom room, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga panalangin, desire ng kanilang puso. Maging sa prayer request po ni Sister Maricar, Lord, sa kanya pong kahilingan, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Lord, we pray for healing, Lord, sa kanya pong prayer request. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. At anuman po, Panginoon, ang mga hinihiling ng aming mga kapatid, patuloy ito po iyong katagpuin. Sa inyo po kami lumalapit. Sa inyo po kami, Panginoon, dumadalangin. Salamat, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, nararanasan po namin, Lord, ang katapatan at kabutihan mo po. Dalangin din namin at amin pong itinataas, Lord, ang upcoming event, Panginoon. Lord, sa April 28, ang Zumba, Lord, ang event na ito. Ito po'y maging event, Panginoon, na kung saan, Lord, hindi lamang po ang Zumba ang magiging main, Lord, but the main purpose, Panginoon, ay ang marinig at maipalaganap po ang iyong makapangyarihan at buhay na salita. Na ang lahat po ng tao, Panginoon, na dadalhin mo po sa lugar na ito, Lord, tatanggapin ka as Lord and Savior ng kanilang buhay. Makikilala ka nila, Panginoon, sa Bibliyang kaparaanan. Maipapahayag ang iyong salita, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, magmula pa lamang sa programa, sa venue, sa mga committees, Panginoon, Lord, na mabubuo. Dalangin namin, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, inihahanda mo na ang lahat ng ito. Salamat sa pabor na amin pong nararanasan, Panginoon. Salamat sa provision, Panginoon, na iyo pong ipinagkakaloob. Ngayon pa lang inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng event na ito. Maraming pong salamat, Lord. Maging Lord sa lahat po ng miyembro ng DM Pod at Kumari Club, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso na kung saan, Panginoon, ay maging excited po kami, Lord, na magaganap ang event na ito. Maging, Lord, ang pagpapalaganap sa social media ng promotion, Panginoon. Even, Lord, sa mga Zumba instructors, Lord,
Tapos kay Miss Regine Tolentino, continue God. Lord, na kumilos ko po sa buhay po ng bawat isa. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Maraming marami pong salamat. Panalangin namin, Lord, sa araw na ito. Lord, marami pong magaganap sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa nalalapit na eleksyon. We pray for peace and honest election, Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. And we declare, God, that Jesus is Lord over the Philippines. Na ang kalooban mo, Panginoon, ang siya lamang mangyari paganap sa bansang ito, Panginoon. Ikaw po ang nakababatid, Panginoon, kung sino po, Lord, ang nararapat. And we pray, God, thy will be done, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Ingatan mo po ang buhay po ng bawat isa sa lahat po ng aming mga pupuntahan, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga aasikasuhin para po sa araw na ito. Maging sa mga mahal namin sa buhay, Lord, na hindi po namin kasakasama sa aming tahanan, panalangin po namin ang iyong proteksyon para po sa kanila at pag-iingat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kamangha-mangha ka, kamangha-mangha ang iyong pag-ibig, kabutihan at ginagawa mo po sa aming lahat. Kaya naman, Panginoon, maingat na maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan. At iniiwan po namin ang walang hanggang pag-ibig mo, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pagpapala, aming Panginoong Jesus, salamat po. At ang pagsama ng banal na Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming Diyos at sariling tagapagligtas ng aming buhay. Ang lahat ng mga tagalangit ay magsabi ng Amen! 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 Thank you, Lord! Thank you, Lord! God bless po! Thank you po, Brother Marlon. God bless! Thank you, Brother Marlon. Thank you po, Sis Irene. Salamat po! God bless! Love you all po! Glory to God! End ko na po! Bye! God bless! Bye po!